pala. Yung nga, two, three. Okay. So, lubuan. Ingredients. Sibulas, bawang, paminta, sigang, luya. Dugo. Bituka ng baboy. Dugo. Saka may kunting karne. Kunting laman. May taba. Malita na tayo. Saan mo yung pinto mo para mariwanan? Kasi yun naman mantika. Mantika. Life. Una muna gagawin. Isa. Niluto? Luya lang hindi kisahin natin. Kasi para maluto yung luya. May iba kasi dito magamit ng luya. Optional lang kasi yan. Pilit na natin ang luya. Malambot na yan. Kunting luto lang. Para malinis.
Tagarin natin yung pagluluto. Hindi. Kamaya na yan. Para fresh yung gulay. Kalamputin muna natin ka ng konti. Kama yung kanyang taba. Alamutin muna natin ng ano, mga 10 minutes. Stop muna. Okay na? Dagdag na natin yung ibang ingredients. Si Buya, saka bawang. Lambot na siya. As tapeto yun ang konti. Saka ilagay yung dugo. Maganda yung gilaw yung sibuya sa ano. Ayan. Naka-lisa. Tapos, lagyan na rin natin ang paminta. Ito lang para ang palasa. Pasantay na lang natin ako yun. Siguro mga 5 minutes ulit. 5 to 7. Ito yun na. Lagyan na natin yung dugo. Na lang natin ubusin, napakarami. Ito yung pangalawang piga. Oops, dahan-dahan baka mahulo. Piglet. Yung kasama yung ano pa ng yugo. Sa pangalawang piga. Pero meron na nauna, malinis na yun. Separate lang natin ito. Baka humalo. Sibagan natin ulit. Kasi marami pa ito eh. Ayan. Ganito kasi yung dinuguan sa Bicol. Medyo marami talagang sabaw. Pero nalapot yan. Malo. Ano pa konti? Kailangan natin ng konti. Okay na yan. Hindi pala pabayaan ano, dapat lagi naka... Haluin nyo lang ng haluin kasi nabubuo eh. Kailangan, namumuo yung ano, dugo. Kaya konti lang. Halo, hanggang sa kumulo, halo. Hindi siya titigilan kasi pag tinigilan nyo, yun, namumuo. Nga pala, kalimutan ko suka. Bigyan natin ng suka. Sarap sana kung may suka sa tuba, kaso wala eh.
Dito kasi kami sa Cavite. Diyan natin ang suka. Marami talaga ang suka dyan. Para hindi rin mo mo. Halo na ng halo. Hanggang sa lumang. Hanggang sa nang lumapot na siya. Naluto yung gata. Tsaka yung dugo. So yung karne natin, tsaka yung laman loob, luto na. Hindi siya na, nakalimutan yung suka eh. Time kasi. Pero okay lang. Hindi. Nasa process pa lang naman siya ng pagpapa. Basta yung gata. Saka ng dugo. Dahan-dahan lang. Tapos, asin. Ayun ang bahala mo sa asin. Depende sa kanlasa nyo. Kung matapang, pwede mahalat. Nang konti, pwede sakto lang. Pag mas maganda, sakto lang. Yung masakit. Ito, oh. Dinuguang, dinuguan na. May na yung sili. Dinuguang, bicol. Yung sa pangalawang piga, bali lalagay na natin yung kakanggata na may halo din dugo. Para mas creamy. Ito yung mapapakrimi sa dinuguang. Sa lalayan ng halo. Yan. Nangamoy na. Lagay na natin yung ating sili. Sa mahilig pala sa maanghang, pwede niya na malagyan ng ano, siling labuyo at ipindi sa inyo. Kami kasi hindi pwede kasi may mga bata. Kaya sakto lang yung ganyan. Ito paano may anghang na rin. Ayan. Mga 10 minuto na lang. Ito na to. Talaga yung ginataan dinuguan sa Bicol, medyo masabaw talaga siya pero creamy. Tikman natin. Ayos na. Kanin na lang kulang. Luto kami kasi hindi kami nakauwi nung bakasyon. May isa rin to sa inuwi namin sa probinsya eh. Dinuguan. Dinuguan ni Tata Roheng. So hindi kami nakauwi. Kaya dinuguan na lang ni Tata Buboy. Sarap. Huwag nyo lang hahayaan ha. Haluin nyo lang haluin para hindi siya magbuo. Pero okay na to. Kunti na lang.
Sarap ito, may puto. Puto. Parang dinuguan na ito ni... Bagla. Ito naman, dinuguan ni Goldie Boy. Yun. Hindi pa. Ayan. Okay na. Luto na. Kain na na. Sige na.